So today, we are going to talk about the message of the Lord entitled, Master Chef. Ayan, Master Chef. Okay? Sabi ni Pastor JM kanina, sinare ko sa kanya yung title ng message. Sabi niya, wow, uyami. No, ulam pa lang daw, ano na, title pa lang, ulam na. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, hindi about ulam, okay? Hindi about pagkain, of course. We are not talking about a human chef, but a divine chef, which is the Lord Jesus Christ. No? Nagtataka ako kapag mayroong mga special events sa church, kapag prayer sa pagkain, ako lagi po yung na-assign. Hindi ko alam kung sinasadya nila o talagang yun ang conviction sa kanila ng Holy Spirit na ako lagi ang mag-pray pagdating sa pagkain. Ang nangyayari ito rin, nagmamanifest, no? Alam nyo, dumating ako dito 2007, ang timbang ko 67, no? 2022 na, 15 years na ako sa UAE, naglalaro yung timbang ko mga 80 hanggang 82. So, from 2007 hanggang 2022, nakaipon na ako ng 15 kg. At least may naipon ako, no? 15 kg nga lang. Kaya pagdating sa basketball, utak na lang yung gumagana sa akin, eh. Gusto ko pang lumipad, kaso hindi na kaya. Imagine meron kang 3 kilong bigas na... Di ba yun? Ay, 3 kilo, 3 sako ng bigas. No, 15 kg, 5 kilo isang sako. Siyempre, pagka, imagine mo, naka-backpack ka, tapos meron kang 15 kg sa likod mo. Paano ka tatalo nun? No. Kaya isip na lang gumagana. Salamat. Nakakashoot pa naman din. Kaya nga 2-1 na yung team rev. Amen. Pero may reinforcement kami, no? Magagaling kahapon. Si Brother Josel tsaka si Bro Jong. Amen. Okay. So, let's start. Alam niyo po ba, in this world, there is no coincidence because everything is under divine providence. Amen. Do you believe that? Ulitin ko, ah. In this world, Kristiyano ka man o hindi, there is no coincidence because everything is under divine providence. No, divine providence. Pastor, ano ba yan? Divine providence. Nakakain ba yan? Mamaya, no. Okay. Pag sinabing coincidence, it talks about faith, yung F-A-T-E, hindi yung faith na pananampalataya, kundi yung faith na kapalaran. No, kasi maraming tao naniniwala sa kapalaran, tama? Minsan pa nga, lalapit ka, pupunta ka doon sa Quiapo, di ba? Magpapahula ka, titignan yung guhit ng palad mo, ah, ito, makakapag-abroad ka. Kasi yung nakasulat dyan sa palad mo, pa letter A, hindi pa letter M. A for abroad. Okay? O kaya M. Ayan, M. Yayaman ka kasi nakalagay M. Eh lahat naman M yung nakalagay dito, di ba? So, yung iba naniniwala sa kapalaran, sa faith. Yung iba naman naniniwala sa chances. Or in other words, tsamba. Amen po ba? No. Marami naniniwala, uy, nagkataon, tsamba oh, grabe, tinira niya sa malayo, sa half court, shumot. Hindi po yun tsamba. Everything is under divine providence. Mamaya, explain ko sa inyo, ano ba yung sinasabi kong divine providence? No. So, ibig sabihin, everything na nangyayari sa buhay mo, hindi yan tsamba, hindi yan kapalaran, hindi yan nagkataon, lahat po yan ay kasama sa plano ng Diyos. Do you believe that? Amen po ba? No. Hindi na nagtataka si Lord na nandiyan ka ngayon. No. Hindi na siya magtataka na si Sister Grace. Uy, si Grace nandun sa, ano ngayon, nasa UAE. Noong nakaraan, nandun yan sa Romania po ba yan? O, nasa Romania siya. Hindi na magugulat nun si Lord. Baka yung katabi niya, pwede pang magulat. No. Nakikita ko lang to, nagla-live nung nakaraan, nasa Romania ngayon, nandirito na. Ikaw, pwede kang magulat, pero si Lord, never. Diba sabi nga ni Pastor Ricky sa atin, si Lord, hindi siya nasa-shock dun sa meron tayo. Hindi siya nasa-shock kung ano ka ngayon. Kung ano ka next year, the second year, after 20 years, hindi na masya-shock si Lord. Amen? Because everything is predetermined by God. Because He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the last. He is the author of everything. Kapag ka-author, di ba, alam mo, ang umpisa, alam mo rin yung katapusan. Tama po ba? Sino dito yung nakapagsulatan ng libro? Kung ikaw author ka, imposible, hindi mo alam yung huli. Alam mo lang umpisa, hindi ka author. No.
Hindi author yun. Kasi pagka author ka, alam mo yung umpisa, alam mo rin yung katapusan. Amen. Ganun po si Lord. So, what is divine providence? No, what is divine providence? Okay, let me explain divine providence to you. Kasi baka yung iba, bago, no, dito po sa salitang ito. So, divine providence is the governance of God through His advanced knowledge. Sabihin natin advanced knowledge. Okay, advanced knowledge. That He directs and in control of all events in the entire universe for the fulfillment of His absolute perfect plan. Okay? Nakuha po ninyo? No? Dahan-dahan ninyo, intindihin niyo mabuti. No, kailangan niyo to hindi niyo ito mapalampas. Okay? This is one of the sound doctrine in the Bible. Marami hindi ito alam. That's why many get frustrated in life. No, kasi bakit akala nila yung buhay nila, sila may control. Hindi, si Lord. Okay? Inulit ko ha. Divine providence is the governance of God, pamamahala daw po ng Diyos, through His advanced knowledge. Tandaan niyo yung word na advanced knowledge. Pag sinabing advanced knowledge, meron tinatawag na advanced information and everything. Why? Because Jesus, our God, is the Alpha and the Omega, the first and the last. Walang nangyayari dito sa mundo na hindi po alam ng Diyos. Bago pa lang niya likhain ang mundo, alam niya magkakasala si Adan at saka si Eva. Alam niya na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesus para tubusin tayo doon sa kasalanan. Amen? Alam niya kung sino yung tatanggap sa kanya. Alam niya rin kung sino yung hindi tatanggap. Amen po ba? Alam niya na orange yung suot mo ngayon, sis. Alam niya na green yung suot mo ngayon, bro. Hindi na nagtataka si Lord. Kasi simula, bago palang likain ang mundo, hanggang matapos to, alam na ni Lord lahat. Amen po ba? Dapat malinaw po to sa inyo. No, that God has an advanced knowledge. And He directs and in control of all events in the entire universe. Isama mo na yung multiverse kung meron talaga yan. No, kung may multiverse man, sige, isama na natin yan. Kasi siya naman ang creator ng lahat eh. For the fulfillment of His absolute perfect plan. Si Lord, yung perfect plan niya, nakabase po dun sa decision ng buhay natin. Okay? Kasi iba, paano yan, Pastor? Si Lord yung nagdadirect in control ng lahat ng nangyari dito sa entire universe. So, does it mean wala na tayong free will? No. Of course not. May free will pa rin po tayo. It does not remove human free will. Rather, it uses human free will as part of the story and sets a road to fulfill God's perfect will. Kuha po ninyo? Yung free will natin, yung decision natin, yung character natin, gagamitin niya ni Lord para ma-fulfill kung ano yung kanyang plano. Bigyan ko yung example, ha? For example, si Pedro. Sabi ng Bible, I have raised you in this purpose so that my power will be displayed and be known to all mankind. Okay? Sabi ng mga ibang nagtuturo, si Lord daw, sabi kasi ng Bible, if God wants to harden someone's heart, He will harden it. And if He wants to show mercy, He will show mercy. Si Pedro, let me tell you this, no? According to the Bible scholars, si Pedro, bago siya gamitin ni Lord na maging kontrabida in the time of Exodus, etong si Pedro, talagang matigas na po ang kanyang puso. No, for your information, he was a murderer. Dapat hindi siya yung Pedro, pero ang ginawa niya, pinapatay niya yung kapatid niya para siya yung maging Pedro. Masama siya o hindi? Ano? Masama. Gugutom ba kayo? Di ba? Tama po ba? Masama siya o hindi? O, di ba? Masama siya. That's why he is the perfect character para maging kontrabida dun sa story ng Exodus. Ano ba yung Exodus? Yung paglabas ng Israel dun sa Egypt. Amen? So, God hardened the heart of Pharaoh kasi hardened na eh. Matigas na eh. So, he is the perfect person, the perfect character para dito sa story na to. Mapangyari yung kalooban ng Diyos. And anong kalooban ng Diyos?
God wants to deliver His people from the hands of the Egyptians. So para mapaganda yung istorya, kailangan may kontrabida. Tama po ba? Di ba? Yung Mara Clara ba yun? Ibig sabihin, matanda na ako nung Mara Clara pa yung ano. Yun ang nanaalala ko eh. Di ba? Sino ba yung kontrabida doon? Si Clara. Di ba? Gumaganda yung istorya ng Mara Clara dahil kay Clara. Hindi naman kay Mara eh. Si Mara, paawa ng paawa. Puro laging ano, laging iyak ng iyak. Si Clara, mataray. Di ba? Nanggigigil ka pagka umaano siya. So, nagpapaganda ng istorya yung mga kontrabida. No? So, itong si Pero, ginamit ni Lord to make the story na maging maganda at kakukupulutan po ng aral. And of course, the main thing, para mag-glorify daw si Lord at makita yung kanyang kapangyarihan over the people of Israel and even in Egypt. Okay? Nakuha po ninyo. He doesn't violate our free will. Pero gagamitin ni Lord yung free will natin para ma-fulfill yung kanyang purpose. Amen? Kaya kahalimbawa, ikaw, medyo may pagkamasungit ka, pwede gamitin ni Lord yan, yung karakter mo. No. Hindi na nagtataka si Lord kung halimbawa medyo kamasungit, medyo may pagka-rebellious ka ng konti sa leader mo. Hindi na nagtataka si Lord yan. Uy, grabe. Ba't ganito si ano? No, walang ganon. Yung leader mo ba pwede magtaka, masurprise. Wow. For 10 years, kasama ko siya sa ministry. Tapos, ganyan pa lang sinasabi niya sa akin, behind the back. No, pwede yun, yung leader mo. Pero si Lord, never. Because why? He has an advanced knowledge, advanced information sa bawat isa sa atin. Okay, para for us to justify now, this divine providence, this sound doctrine na sinasabi ko po sa inyo, look at these verses. Proverbs 19:21 and Proverbs 16:9. Now, I use the Amplified Bible. Alam nyo, pagka hindi nyo ganong maunawaan yung verse, gamitin nyo yung Amplified Bible. Yung close open parenthesis na yan, it will make you more understand kung ano yung pinakasinasabi ng verse. No? Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand or be carried out. Okay, tuloy ko ha. Proverbs 16:9 naman. A man's mind plans his way as he journeys through life, but the Lord directs his steps and establishes them. Kita po ninyo? Kita nyo? Di ba? Kita nyo yung God's will at saka yung human will? Nagkaroon ng combination? Di ba? Nagkaroon ng coordination? Nagkaroon po ng balance? Kasi kung puro God's sovereignty lang, God's will lang, magiging ano po tayo dito? We will live in a remote control world. Pag sinabi ni Lord, kanan. Pag sinabi ni Lord, kaliwa. Hindi ganun si Lord. He will allow us to execute our free will, but He will use our free will to fulfill His purpose. Amen po ba? Nung nakaraan, we are praying the matuloy yung EGR sa Italy. Anong buwan ba yun? July yata, no? Hindi ako nagkakamali. O August. So, anong nangyari? Di ba hindi po natuloy? Di ba? O, pinag-pray naman natin, Pastor, bakit hindi natuloy? Kaya nga pinag-pray. When we pray, we ask for the perfect will of God. Amen po ba? And sometimes God do not grant our prayers para maintindihan natin na hindi tayo ang masusunod. Siya ang masusunod. Amen po ba? It doesn't mean pinag-pray mo yung trabaho mo, tapos nag-apply ka sa isang trabaho, na-interview ka, tapos pinag-pray mo na matanggap ka. Pag hindi ka natanggap, huwag ka magdampo. No, because not every prayers will be granted by God. Otherwise, ang gulo po ng mundo. Amen? May example nga ako eh. Wala si Pastor JM eh, no? Iba na lang. O, si Jamal na lang. Si Jamal yung nakita ko eh. For example, si Jamal, may nagpipray sa kanya limang babae. No, example lang yun ha. Taken na yan. Sister Jelay, huwag kang magalit. Di ba? Imagine, limang babae, kunwari, dito sa loob ng church, nagpipray sa kanya. Lord, sana mapansin ako ni Jamal. Lord, gusto ko nang mag-asawa and I want Jamal, Jamal, Jamal. No, hanggang panaginip, Jamal pa rin ang Jamal. Di ba? Imagine kung yung lima na yon. Okay, anak, prayer granted. Prayer granted. Aida, prayer. Fe, granted. Sino yun? Aida. Lorna, granted. Di ba? O sino pa yung dalawa pa?
Eh kung grinant nila ni Lord lahat yung lima na yun, di ang gulo ng church. Diba? Maaring yung na, sinagot ni Lord doon ng yes, magnatili, yung apat, umalis na. No, andaya mo, Lord, pinag-pray ko siya, hindi mo naman binigay. No, tandaan natin, when we pray, we ask for the will of God, not for our own will. Okay? Kaya huwag ka magtampo pag pinag-pray mo, pag hindi nagkaroon po ng katuparan. Amen po ba? No. Especially sa mga singles dyan na may mga pinagpipray. Bro Jamal natawa. Actually, si Bro Jamal, parang kapatid ko na po yan. No? We have been, I think, 12 years na yata kami magkasama niyan dito sa church. Ano pa yan? Totoy pa yan noon, 18 years old pa. Malakas pa yan maniko dati sa basketball. Ngayon, hindi na. Na-born again na siya. Okay, so nakita po ninyo dito, no? Proverbs 19:21, Proverbs 16:9. Kita po natin, marami kang plano. Pero at the end of the day, ang plano pa rin ng Diyos ang matutupad. Hindi mo yung plano. Amen po ba? Kaya kapag ka nagplano ka, hindi natupad, huwag kang ma-prostrate. Di ba? Huwag kang mag-emote-emote. Bakit Lord, binag-pray ko naman to, bakit hindi nangyari? Eh kasi nga, may plano ang Diyos. Di ba? The Bible said, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Kung gano'n daw kalayo yung langit sa lupa, gano'n din daw kalayo yung ating pamamaraan at yung pamamaraan ng Diyos at yung pag-iisip ng Diyos. Ang tanong, meron na bang equipment na naimbento na kayang sukatin yung distansya mula dun sa heaven at saka dito sa lupa? Wala. That's why the ways and the thoughts of God are immeasurable. Amen po ba? Okay. So bakit ko po sinasabi ito sa inyo, itong bagay na ito? Why I want you to learn and understand this one of the sound doctrine in the Bible about divine providence. No? Kasi gusto kong malaman ninyo that God is in control. Okay? Sabi mo sa katabi mo, God is in control. Because why? The more you understand that God is in control, the more you can overcome frustrations. Amen? Kapag ka napunta ka sa isang mahirap na sitwasyon, Lord, hindi ako mawawala ng pag-asa because I know there is a purpose and you are in control. Amen po ba? Nandiyan ka ngayon sa isang mahirap na sitwasyon, alam mo, if God is in control, hindi ka mapuprustrate. Natanggal ka sa trabaho, hindi ka mapuprustrate kasi bakit? Alam mo, God is in control. Amen po ba? Any problems, any situations that we have right now, hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos yan. Alam niya yan. And it is He who allowed those things to happen in our lives. Wala pong nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi po dumaan sa approval ni Lord. Lahat po dumadaan. Amen po ba? No. Sa Bible, di ba? Yung nangyari kay Job, di ba? One of the familiar and famous story in the Bible. Si Job, hindi siya nagkaganon. Hindi siya nagkaganon. No. Until God told Satan, sige, ganito gawin mo sa kanya, gawin mong ganyan. Gawin. Si Lord pa nagsabi. Inutusan si Satan na gawin yung kay Job. Diba, nakita niyo yung approval? Pero Satan never did it by his own will. No, may approval ng Diyos. That's why everything na nangyayari po sa buhay ng bawat isa sa atin, tandaan nyo, dumaan yan sa approval ng Lord. Pangit man yan o maganda, dumaan yan sa approval ng Lord. Amen po ba? Okay? So, again, inuulit ko, the more we understand that God is in control, the more we can overcome frustrations. Because in this life, maraming frustrating moments. Di ba? Ang daming frustrating moments. No, lahat naman siguro tayo dito na frustrate na, di ba? Yung expectation versus reality. Yung expected mo ganito, tapos ang realidad, di ba? Tama po ba? Yung ka-eyeball mo, expected mo, maganda, gwapo. Tinanong mo pa kung anong kulay ng suot ng damit niya. No? Kunwari, wala ka pa dun sa area. Tapos biglang tinanong mo, oh, ganito suot ko, ganyan. No, nakita mo, ay, uwi na pala ako. No, sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko po yung experience. No? Hindi ako nakipag-eyeball. No, yung pinsan ko, binigay ko yung textmate ko, binigay ko sa kanya. Alala ko yun eh. Yung mga uso pa yung 32-10 nun. Sabi ko, oh, ito, tagpuin mo, maganda daw yan. Pinuntahan niya ngayon dun sa mall. Pag uwi niya, sabi ko, oh, anong balita, Brad? Nako,
Yung itsura pa lang, kahit di na magsalita. Frustrated na. Diba? So there are a lot of frustrating moments in life. Kaya dapat maintindihan natin that God is in control. No? Kasi pag di mo alam to, yung divine providence, you will always be attacked by the spirit of frustrations. Kasi marami talaga tayong ine-expect, hindi talaga nagkakaroon po ng katotohanan. Tama po ba? Amen? For example, si yung baby ko, no? We are praying for a baby boy. Tapos, nung lumabas, baby girl. Di ba? Anong gagawin ko? Mapuprustrate ako? Lord, wala magpapatuloy ng apelyido ko. Kahit na, may middle initial naman, pwede pa rin yun. Di ba? Pasok pa rin yung kunahap. Di ba? Minsan, ay nung bago lumabas si Baby Jade, nakunan si Mrs. for 3 months. No, yung unang pinagbuntis niya. Di ba? Nakunan siya. That time, it was 3 months already. So yung ibang mga kapatiran, talagang alalang-alala sa amin. No, wala. Baka si ano, ganyan to, ganyan. Alam niyo, ang expected nila, magdadramang bukid kami. No. Because why? I understand that God is in control. No, hindi ako madaling ma-prostrate sa mga bagay-bagay. I experience frustrating moments, but most of the time, I overcome it. Because why? Bumabalik to eh, yung word of God. God is in control. Amen? Kaya nung dumating, nung nangyari yon, ah, okay, Lord. No, hindi mo to kalooban. Meron kang mas magandang regalo para sa amin. Amen? Kahit na ikaw pa yung nagkamali, o ikaw naging cause ng problema mo, o ibang tao naging cause ng problema mo, it doesn't matter. No, it doesn't matter. Lahat yon, yung mga maling decision mo, tamang decision mo, ginagamit ng Lord para ma-fulfill yung plano niya. So, sino lumabas? Si Baby Jade. Hindi man kami binigyan ng baby boy, pero binigyan naman kami ng parang baby boy pagdating sa pagkabibo. No, akyat dito, akyat doon, takbo dito. Ay, may bangas dito sa ilong, para siyang si Rudolph. No, kasi naalala ko po yung mga anak ko, no? Dati pag pumupunta po kami ng ibang bahay, kung saan mo sila iniwan, doon mo rin sila babalikan. Basta bigyan mo lang ng pagkain yan, si CJ tsaka si Ira. Doon lang yan. Pagdating kay Jade, ewan ko, nag-iba yung ihip ng hangin. Kung kailan pa ako medyo may, ano na, papunta na sa 50, doon pa nag-ano, ang sakit kaya sa balakang. Okay? But regalo yan ng Diyos, no? At ang regalo ng Diyos, sabi ni Tatay Reb, hindi yung consummation. No, reward yan. Regalo yan ng Diyos na dapat nating pahalagahan. Amen? Okay. So, sige, palakpan natin si Lord. Let us talk about tackle Daniel chapter 3, verse 1 to 30. No, I entitled this passage, The Road to Promotion of Shadrach, Meshach, and Abednego. No, many of us here knows the story. Okay? Ito pong Daniel chapter 3, verse 1 to 30. No, yung iba malamang hindi pa alam, pero I believe most of us here are familiar of the story. So, hindi ko po ito babasahin ng buo, no, dahil mahaba. I'm going to pick up the highlighted verses dito po sa ating pong pag-aaralan. Okay, in verse 1, sabi, King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Okay? So to give you the background of this story, during this time, ang mga Israelita po ay nasa Babylonian captivity. They were not on their own land. Wala sila sa Israel. They were in the Babylonian captivity. And the reason bakit po sila nandun sa Babylon, it's because of their sin. It's because of their stubbornness. It's because of the sin of idolatry and adultery. That's why the Lord let them be captives of Babylon. Amen po ba? Kaya nandun sila sa sitwasyon na yon, sa Babylonian captivity, or we can say problem. Kasi problema yon, di ba? Yung bang ikaw makulong ka, problema ba o hindi? Di ba? Yung sitwasyon nila, although walang rehas, pero wala sila sa sarili nilang lugar, that is already considered na prison. No. Kasi hindi sila free to do what God has commanded them to do.
Nasa foreign land sila. So during that time, meron pong king, ang pangalan Nebuchadnezzar. Huwag niyong pangalan sa anak niyo to, ha. Bukod sa mahaba na, hindi maganda yung kanyang background. No? Imagine kung pangalan Nebuchadnezzar, tapos ang apelyido Gutierrez, parang Nebuchadnezzar. Ang haba, pag sinulat yun sa papel, magalitan ka pa ng anak mo. Bakit ganito kahaba na yung binigay mo? Pwede yan, Neb na lang, Neb. Okay? So, itong si King Nebuchadnezzar, ang ginawa niya, nagpagawa siya ng image of gold. At yung image na yon, yung sarili niya mismong image. Okay? Nagpagawa siya ng kanyang imahe, ng kanyang estatwa. At napakalaki, 60 cubits high and 6 cubits wide. It is equivalent to 90 feet by 9 feet. So imagine mo yung basketball court, 10 feet yon, times 9 yung taas. No, grabbing image to. Grabbing idol. Okay? So, nung nagawa na po itong image of gold na to, pinatawag niya lahat ng kanyang officials, no, in his kingdom, and then dinedicate nila yung image na yon. No, pinadedicate. May dedication din pala yung mga idol. So, nung tinatawag niya lahat ng kanyang mga officials, there was a message, there was a commandment na ibinigay itong si King Nebuchadnezzar to all the people in Babylon. In verse 4 to 6, it says, "Then the herald loudly proclaimed, 'Nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace.'" Okay. So there was a problem. Okay na sana eh. Okay. Lugar mo to, King Nebuchadnezzar. No choice kami. Magpatayo ka ng idol dyan, walang problema, bahala ka. Lugar mo to eh. Tama po ba? Parang dito sa UAE, kung anong sabihin ni Sheikh Maktoum, wala tayong magagawa. Lugar niya to eh. Pwede ka bang kumontra? Hindi naman, di ba? So, same as Sadrach, Meshach, and Abednego, and the other Hebrews, other Jews. Wala silang magagawa na ipatayo yung image na yon. Pero bukod dun sa itinayong image, okay na sana, image lang. Ang problema, may commandment. Kailangan, they will fall and worship the image of gold. At kapag hindi nila winership yung idol, yung image of gold, anong gagawin sa kanila? Lilitsyonin daw sila. Amen? Sabi, whoever does not fall down and worship will immediately be thrown in a blazing furnace. Sabi, immediately, agad-agad. Wala nang litis-litis pa. Hindi nadadaan sa korte, diretso yan, o hindi ka sumamba sa idol, litsyonin na yan. Ihulog yan dun sa blazing furnace. There are two big problems. First, there is an idol that will lead them to idolatry. Pangalawang problema, if they will not worship the idol, there is a punishment. Problema po ba yan o hindi? Malaking problema yun para sa kanila. No. So, ang nangyari, it's because the people were terrified, no, of that commandment. Ikaw ba naman, sabihan ka, pag hindi ka nag-worship dito sa idol na to, susunugin ka ng buhay. So most of the people, majority of the people, were terrified and obeyed what has been commanded by King Nebuchadnezzar. Na kapag narinig nila yung lyre, yung harp, or all kinds of music, yung go signal na mag-worship sila, they fall down and worship the image of gold. Yun ang ginawa nila. Majority of the people, except, okay, sabi mo, except Sadrach, Meshach, and Abednego. In Daniel 3, verses 12 to 14, it says, "But there are some Jews whom you have set up over the affairs of the province of Babylon, Sadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you." Okay? Bukod sa lahat nagsambahan na, lahat winership na yung idol, but there are three people of God who stands in integrity that did not worship the idol.
Sabi, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods and worship the image of gold I have set up? Nagkaroon ng interrogation. Totoo ba na hindi nyo sinasamba yung imahe na pinagawa ko? Totoo ba to? Kala kasi ni Nebuchadnezzar, ano lang, galing sa Marites. Galing sa chismis yung information. No. That's why he wants a clear information coming from the lips of these people. Amen po ba? Kaya tayo, kapag kami nabalitaan tayo, mas maigi, malaman natin yung first-hand news. No? Huwag tayong magniniwala doon sa second-hand news. Kasi most of those second-hand news, may dagdag na. Tama po ba? No? Nadapa lang may narinig ako minsan eh. Yung isang kapatid, nagkasakit. Ang balita nung nagbalita, patay. Mamamatay na daw. Ang bira. Mga ano talaga, no? Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga balibalita, no? Unless you have a clear evidence or unless that news came from the very person that is concerned, saka mo lang paniwalaan. Pero pagka second-hand message, no. Okay? So, dahil nga po dun sa ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not pay attention to King Nebuchadnezzar. Galit na galit si King Nebuchadnezzar. Sabi, furious with rage. May rage na, furious pa. So, ibang klaseng galit to. Galit na galit, gustong manakit, no? Talagang yun ang gusto niyang gawin. Okay? So, in verse 15 to 18, tuloy natin, now when you hear the sound of the horn, flutes, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Okay? Merong offer. Kanina, ini-interrogate sila. Totoo ba na hindi kayo nag-worship? Ngayon naman, may offer. No, may offer. If you are ready to fall down and worship the image I made, very good. That's good. Okay. Wala kang parusa. No. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? May threat na ngayon. Pag nag-worship ka, very good. Pag hindi ka nag-worship, patay ka. Kalas. Lechon ka. Di ba? So, matinding problema nito. Ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Isipin mo kung ano na yung pinakamatinding problema mo ngayon, ha? The Holy Spirit will remind you of the most difficult situation that you have right now. In verse 16, sabi, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods and worship the image of gold you have set up. Yun ang reply nitong Shadrach, Meshach, and Abednego doon kay King Nebuchadnezzar. Amen. Alam nyo, we cannot choose our problems, but we can choose the response to it. Amen. Inulit ko. You cannot choose your problems, but you can choose your response to it. No? Hindi natin mapipili yung problema. Minsan nga, iniiwas-iwasan mo itong ganitong bagay, pero minsan dumarating pa rin sa buhay. Kasi there are self-inflicted problems and there are problems also caused by other people. Tama po ba? So hindi natin mapipili talaga yung problema, pero mapipili natin yung response natin sa ating problema. And you know what is the best response
What is the best response sa ating problema? The Word of God. Amen po ba? Tingnan nyo ha. Verse 16, ulitin ko. Sabi ni Sadrach, Meshach, and Abednego, ito yung reply niya kay King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar is the problem creator. Or King Nebuchadnezzar is the problem. Ano yung reply nila? We do not need to defend ourselves before you in this matter. Parang sinabi niya, the battle is not ours. The battle is God's. We don't need to fight. It is God who will fight for us. Ganun po ba yung response natin sa problema natin? Yung ba yung sinasabi natin, hindi ko to problema, problema to ng Diyos. Alam niyo bakit sinabi ni Lord sa mga Israelita in the time of King Jehoshaphat? Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 15, if I'm not mistaken. Sabi niya doon, yung spirit ng Lord bumaba kay Jehazel, no, one of the prophet. Ano ang pinapasabi ni Lord sa kanila? The battle is not yours, but God's. Alam niyo bakit bakit yun ang statement? Bakit sinasabi sa atin, Lord, that the battle is not ours, but for Him, but God's? Kasi bakit? Para ang ending victory. Kasi kung yung battle natin sa atin, there is a tendency, a possibility that we will lose the battle. Pero kung ang laban ni Lord, sigurado, panalo. Amen po ba? At kung na kay Lord ka, panalo ka. Amen po ba? Kaya kapag ka may problemang dumarating sa buhay, gaano mang katindi yan, dapat mindset, Lord, this battle is not mine, it's yours. You must look on the heavenly perspective, not on a human perspective. Mostly kasi ang tao, pag dumating talaga yung malaking problema, iniisip agad yan, yung future consequence. And most of the future worries, hindi naman talaga nangyayari. Tama? Gumagawa ng sariling multo. Gumagawa ng sariling ikatatakot, pero ang ending, hindi naman pala natuloy. Okay? Amen po ba? Verse 17, look at this. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Sabi mo nga, God is able. No, alam nyo, marami, they are willing to help, but they are not able. Do you believe that? Sino dito yung willing na tumulong sa mga homeless people all over the world? Sinong willing dito? Amen. The question is, are you able? Are you able? Are you able? Yes? Okay. Maybe some of us here are able. If you have the money, you can transfer your funds doon sa mga ano, sa mga accounts ng mga nung organization na umahawak doon sa mga homeless people. But most of the people, not only in this church, they are not able. Because why? They also lack. Diba? Kasi, okay, we can help through prayers. Eh, hindi naman laging panalangin, hindi naman nakakain yun eh. No? So, kailangan ng pera. The question is, do we have the enough money to supply the needs of these homeless people? And dami nun, millions yun. Sana kung lahat tayo dito, billionaire, walang problema. O sige, itong mga homeless people sa Africa, sagot ko na yan. Eh, hindi naman ganun. Maaring makapagbigay ka for 2, 3, 5 persons, but not all of them. That's why all of us are not able. Amen? We may be willing, but we are not able. Only God is able. Only God is able. And He is not just able, He is willing. Amen po ba? Kaya pagka nandito tayo sa sitwasyon na to, Lord, I know that you are able and you are also willing to deliver me, to rescue me from this hopeless situation. Pangako niya yan eh. Diba? Sa Book of Psalms, nakasulat doon that God is our ever-present help in times of need. Not your pastor, not your best friend, not your leader. Hindi siya yung ever-present help of times of need. Si Lord. Hindi masamang lumapit sa mga tao, pero unahin mong lumapit sa Diyos bago ka lumapit sa tao. Because why? Kung nauna mong nilapitan yung tao, yung leader mo, ang Diyos mo, yung tao. Eh si Lord, jealous God. Ah, siya pala nilapitan mo. So ibig sabihin, He is your provider. Eh diyan ka. Di ba? Si Lord, ayaw niya ng ganun. Because why? He is a jealous God. Gusto niya siya lang. Walang problema na lumapit ka sa tao. Unahin mo muna Diyos. Amen po ba?
Okay? Sabi nila, but even if he does not, we want you to know. In other words, kahit hindi kami i-rescue ng Lord dito, we will never fall down and worship that image of gold. Ang tindi ng integrity nila. Nalala ko yung integrity, no? May singit ko lang. Itong si Baby Jade, breastfeeding po siya hanggang ngayon. Kahit na gutumin mo yan, kahit na isaksak mo yung bote ng formula, hindi niya talaga iinumin yan. No? Alam nyo, minsan pumunta kami sa Adjusman para magpa-swab test yung isa kong anak, si Ira. Iniwanan namin si Mrs. Kami lang pumunta, sinubukan namin siyang gutumin para ibigay, uminom siya ng formula. Kasi ang hirap din pag puro breastfeeding. So itong si Jade, pauwi na kami pabalik sa bahay. Siguro ang biyahe mga 30 minutes. Gutom na siya, gusto niyang tumede. Pero ang gusto niya talaga yung gatas ng ina, ng kanyang ina. Ayaw niya talaga yung formula. For 30 minutes almost, talagang iyak siya ng iyak. Ayaw niya talagang didein. Kahit na, sabi ko, ang tindi ng integrity nitong batang to. Sana lahat ng Kristiyano ganito. Hindi magkukompromise sa kasalanan. Yung kahit nagutom na, hindi magnanakaw. Amen? Grabe. So, the message of the Lord came to me about integrity. No, tingnan mo yung bata. Kasi di ba, sabi ng Bible, yung faith daw natin, it must be a faith like a child. So, nakita ko yung integrity. No? And dito, kay Sadrach, Meshach, and Abednego, their integrity, kahit hindi kami i-rescue ni Lord, kahit na masunog kami, magkamatayan, hindi kami sasamba dyan sa idol na yan. Amen po ba? Alam nyo yung problema nitong nila Sadrach, Meshach, and Abednego, and all the Israelites, their first problem, actually, nasa problema na pa sila. Problema nila, they are in the foreign land. Yung sin of idolatry na nagdala sa kanila dun sa Babylonian captivity, ito na naman yung another kasalanan na nagtitempt sa kanila. Kita po ninyo? Because of idolatry, that's why they're in the Babylonian captivity. Now, nandito sila ngayon sa Babylonian captivity, same sin ang nag-i-entice sa kanila para magka-problema na naman. Tama? Alam niyo yung isang single, no? For example, single, pumatol sa may asawa. Okay lang kung halimbawa hindi mo pa alam mga katotohanan eh. Maraming biktima niyan. Pero yung alam mo na yung katotohanan tapos ginawa mo pa, sablay 'yon. Ang laking sablay noon. Although sablay din yung unang example. No. For example, single ka, pumatol ka dun sa may asawa, hindi mo alam na mali. Kay given 'yon. Ngayon, na-realize mo because of sin dumating sa iyo yung matinding consequence. Okay? Dumating yung matinding consequence. Ngayon, nandito ka na sa consequence na to, meron na namang darating na espiritu ng kalandian para akiting ka. Tama? Alam mo na nga na dahil dun sa fornication na ginawa mo, dahil dun sa pag-indulge mo dun sa sexual sin, kaya ka nandyan sa consequence na yan, tapos uulitin mo pa uli. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Ganito rin yung nangyari sa kanila. Because of the sin of idolatry, nandyan sila sa Babylonian captivity. Ngayon, nandyan sila sa captivity, ito na naman yung sin of idolatry. Nag-hello-hello na naman. Hello-hello. Pero I want to believe. No, hindi man naisulat dito sa Bible. But I want to believe that Sadrach, Meshach, and Abednego was convicted by God not to do the same thing again. Not to fall on the same sin. Kasi problema uli yan sa kanila. Alam nyo, sabi ng Lord sa kanila, for 70 years, you will be in the Babylonian captivity. For 70 years, you will be in that problem. Amen? Pero hindi naman, wag naman sa atin, no? Wag naman yung 70 years na nasa problema ka. 7 years na lang, Lord, please.
Okay? So, ang reply, inuulit ko, the best reply to the problem is the Word of God. Okay? That is the best problem. No. Lagi mo nga anin, the battle is not mine, this is the battle of God. I may be in this difficult situation, sufferings are real, but God is more real. Amen po ba? I have a big problem, but I have a big God. Amen? I may lack now, but the Lord is my provider. Dapat yun lagi po yung confession natin. Word of God. Kaya nga lagi namin kayong ina-encourage. Laging mag-devotion kayo, mag-devotion kayo. Go deeper in the Word. Otherwise, wala kayong panglaban. Wala tayong panglaban. Amen po ba? Next is, pay attention to the problem, but not to the voice of the devil in the problem. Amen? Nakita nyo yung ano? Shadrach, Meshach, and Abednego, they pay no attention to the voice of King Nebuchadnezzar. Kahit na interrogate sila, trinet sila, di ba? Hindi sila nag-pay attention. Walang kaliwali, sabi nila. No. Ano ba yung kaliwali? Di ba? Never mind. I don't care. Yun ang sabi nila. No, kaya nga kapag may ano tayo, may problema, 'di ba? Most of the time, the voice of the enemy will say, "You are hopeless. Ang ganjang ka na lang. Hindi ka na makakaahon. Lagot ka. Due date na at due na." 'Di ba? Ganun ang ano ng kalaban eh. Walang encouragement na manggagaling sa boses ng demonyo, ng diablo. Every discouragement comes from the enemy. Amen? That's why we need the voice of God. Alam nyo, walang problema kung may problema ka, basta naririnig mo yung boses ng Diyos. Because that voice of God, that audible voice of God, the small voice of God, yun yung maglalabas sa'yo dyan sa difficult situation na yan. Amen po ba? So again, inuulit ko, pay attention to the problem. Walang problema, harapin mo yung problema. Kailangan talaga yan eh. Hindi mo po yan pwedeng takasan. No, but not the voice of the devil in the problem. Yun ang huwag mong papakinggan. Alam niyo si Satanas, sanungaling. Diba? Alam niyo yan sa Bible. Sabi, from the beginning, there's no truth in him. He is always a liar and forever a liar. Pero marami pa rin nakikinig sa kanya. Ewan ko ba? No. Pag sinungaling, siyempre mong papakinggan. Sinungaling eh. Ibig sabihin niya, hindi totoo sinasabi. Amen? Okay, tuloy po natin. Verse 24 to 25. Then King Nebuchadnezzar, leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there three men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, Your Majesty." Okay? Sabi niya, di ba apat yung, ano, ay tatlo lang yung inano natin, ginapos at hinagis doon sa, ano, sa blazing furnace. Bakit naging apat? No. He said, "Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods." Naging apat. Kasi doon sa reply nitong Shadrach, Meshach, and Abednego, it made King Nebuchadnezzar more angry, more furious. So ang ginawa niya, he ordered his strongest soldiers to throw Shadrach, Meshach, and Abednego into that blazing furnace. At ang ginawa, pinainit pa 7 times hotter. Galit na galit siya. Hindi lang ano yung normal na init ng blazing furnace, kundi 7 times hotter pa sa sobrang galit niya. Pero ano nangyari? He was amazed. Kasi tatlo lang yung kanilang ginapos, inihulog dun sa apoy, ang nakita niya, apat na tao. And they are just walking around in the fire, unbound, unharmed, and the fourth looks like the Son of God. Amen po ba? And this reminds me of Isaiah 43:2. Tignan niyo to ha. Napakagandang verse. Baunin po natin to habang buhay. "When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you." Hallelujah.
Amen. Diba? Ito yung nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Hinulog sila dun sa apoy, pero hindi sila nasunog. The Bible said, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, the flames will not consume you. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon, lubog ka sa problema, tanda mo, lubog ka pero hindi lunod. Bagsak ka pero hindi wasak. Lupay-pay pa pero hindi patay. Yun ang mahalaga. Amen po ba? Lupay-pay ka pero hindi patay. Ibig sabihin, buhay ka pa. Ibig sabihin, ng buhay, may pag-asa ka. At lalong-lalo na, may Jesus ka. That's why may pag-asa ka. Amen po ba? Okay? Look at the promise of God that He fulfilled in the life of these three faithful servants of God. At saka alam nyo, minsan, God allows us to throw in the fire so that we will be on fire. Do you believe that? Sila, tinapon sila sa apoy, dun sa blazing furnace. And this is the same with us. Sometimes, God allows us to put in fire so that we will be on fire. Di ba pagka may problema, nagiging on fire ka kay Lord? Tama po ba? Tingnan nyo yung nagkaroon ng pandemic, di ba? Laging example dito. 200, 300 accounts in Zoom, sabay-sabay na nanalangin kasi takot na takot mamatay. Amen? Magsabi ng amen yung guilty. O ba? Walang guilty? Liars go to church nga. Tama po ba? Even me, I accept that reality. Even me, kapag wala gaanong battle, parang wala akong nararamdaman na opposition around me, parang papakulkul lang. Pero pag maraming battle, mas nagiging on fire ako. Kasi bakit? It drives me na maging, yung mas maging aggressive. Kasi kapag ka may ginawa sa akin yung kalaban, no, na inalaw ni Lord, ang laging bukang bibig ko, re-resbakan ko tong kalaban na to. Re-resbak ako. No. Iba yan yung term ng mga fraternity, mga grupo-grupo. Hindi ka papa-agrabyado, di ba? Pag ikaw na banatang ka, dapat babalikan mo yan, re-resbakan mo. At ang resbak, laging mas matindi. Tama po ba? Kung may 10 umupak sa'yo, magdadala ka ng 100 para sure win. Tama po ba? Ganun din sa Kristiyano. Pag re-resbak ka, kailangan mas madami ang daladala mo. Amen. Daladalang word of God. Daladalang mga angel para sigurado panalo ka dun sa laban. At higit sa lahat, kasama mo si Lord pag nag-rest ba ka. Okay? So hindi naman kailangan ilagay pa tayo lagi ni Lord sa apoy para tayo mag-apoy. Tama po ba? No, don't wait for that situation that God will put you in fire so that you will be on fire. Pwede ka maging on fire dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Tama po ba? Pwede naman yun, di ba? Kapag ka-inspire ka because of the salvation that God has given to you, that is enough for you to be on fire. Lagi ko nga ito sinasabi, your basis of your service must be your salvation. Pag naintindihan mo yung salvation, kung ano yung sakripisyo ni Lord dun sa krus ng Kalbaryo, inspirado ka na agad. Kahit wala ka pa nakikitang reward, inspired ka na mag-serve kay Lord. On fire ka na mag-serve kay Lord kasi grabe yung ginawa niya para sa atin. Grabe yung ginawa niya para sa'yo at para sa akin. Amen? That's why our salvation is enough for us to be fueled in the ministry. Amen po ba? Yung iba kasi, Lord, kailangan payamanin mo muna ako para maging on fire ako. Lord, kailangan magka-girlfriend muna ako, magka-boyfriend muna ako bago ako mag-serve sa'yo, bago maging on fire sa'yo. Lord, kailangan sagutin mo muna yung panalangin ko para maging on fire ako sa'yo. Hindi pa pwede yung kapatid. Hindi pa pwede yun. That is not God's will. Okay? So dapat on fire tayo kasi sinave tayo ni Lord mula sa apoy ng impyerno. Amen po ba? Okay. So, tuloy natin. In verse 26 and 27, Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Come out na, come here pa. Di ba? So, si King Nebuchadnezzar itong nagsasabi, ha? Yung kalaban nila. Ang sabi? Servants of the Most High God. Take note, it was King Nebuchadnezzar who was talking. So, Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire,
And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Grabbing himala. Imagine a blazing furnace, 7 times hotter, di ba? By the way, taga Davao po ako, Bisaya rin ako, no? Hindi lang gano'ng halata. Okay? So, 7 times hotter, imagine that. Pero, lumabas sila, yung kanilang buhok, yung kanilang damit, hindi nasunog at walang amoy apoy. Di ba milagro yon? Amen po ba? Tuloy natin. Then, Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be burned into piles of rubble, for no other God can save in this way." Grabe. Yung kalaban nila, naging kakampi na nila. Yung problem maker, naging hindi problem solver. No. So, naging kaanib na nila. Okay? Alam nyo, kapag napalampasan mo ang matinding problema, kahit hindi Kristiyano, mapapahaliluya. Amen? Do you believe that? Nakita nyo, ha? King Nebuchadnezzar, siya nagsasabi, anong sabi niya? "Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego." So parang sinabi niya, "Hallelujah to the God of Israel. Hallelujah to Yahweh." Di ba? Hindi dapat ito sasabihin ni Nebuchadnezzar because he is a Gentile. Hindi siya Israelita. Iba ang Diyos nila. Ang Diyos niya, yung sarili niya mismo. Kaya nga siya nagpatayo ng idol eh. Pero dahil dun sa ginawa nitong si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung obedience nila, yung integrity nila, anong nangyari? The Gentile, yung hindi Hudyo, the non-Jewish, said, "Praise be to God of the God of Israel." Amen? Kaya inuulit ko, pag napaglampasan mo yung matinding problema, kapatid, kahit hindi Kristiyano, mapapahaliluya. No? We are surrounded of great cloud of witnesses, Christians and non-Christians, and they are looking at us. Nag-aantayan ang pagbagsak mo, pero nag-aantay rin yan ng pagtayo mo. Nag-aantay rin yan ng katagumpayan mo. Tinitignan yan. Tignan ko nga kung talagang ano. Born again to. Tignan ko nga talagang maayos yung buhay nito. Yung magbago ka lang, magbago lang yung karakter mo, umayos na yung buhay mo nun eh. Tama po ba? Yung dati kang babaero, hindi ka na ngayon babaero. Yung dati kang lalakero, hindi ka na ngayon lalakero. Yung dati kang lasinggero, hindi ka na ngayon lasinggero. Yung dati kang mabisyo, hindi ka na ngayon nagbibisyo. Pagbabago na yun, tama po ba? Ano ba bang inaantay ng iba? Akala nila pag naging Kristiyano na, magiging automatic, milyonaryo na. Hindi po nakukuha sa ganun yun. Amen? Gusto mo maging milyonaryo, maging businessman ka, maging disiplinado ka, maging systematic ka sa buhay, yun ang gawin mo. Pero kung halimbawa kahit magpatalong-talong ka dyan in worship, tapos babagsak sa iyo yung 1 million, kahit 100 years mong gawin yun, hindi yun mangyayari. Amen? Kasi meron kang dapat gawin para ka yumaman talaga sa buhay. Okay? So, last verse, tignan nyo. Ito na yung last verse. "Then the king promoted," sabihin natin promoted, "Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon." Di ba? Tignan nyo yung ending. Promotion. Sinong gusto ng promotion dito? Sabi mo, promotion is coming. Lord, akin yon. Promotion sa aking career. Promotion sa aking ministry. Promotion sa aking karakter. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Look at this. Itong promotion na to, hindi to dumating o hindi to na-experience in Shadrach, Meshach, and Abednego if God did not allow them to experience this blessing furnace. Tama po ba?
Hindi sila basta agad pre-promote. Actually, na-promote na sila eh. No, basahin niyo yung chapter 2. Na-promote na sila. Pero dito, na-promote, pangalawang promotion to. But this second promotion did not happen if God did not allow Shadrach, Meshach, and Abednego to experience this blazing furnace. Amen? Kaya, every problems na meron po tayo kapatid, every difficult situation na meron tayo sa kasalukuyan, no? Papunta po yan dun sa promotion na tinatawag in all aspects of our lives. Amen. Kasi kung hindi inalaw ni Lord yung problema na yun na matindi sa buhay nila, ang mangyayari, there will be no promotion. Mag-i-stay sila kung ano na sila noon. Pero, but because God has a greater purpose to them, mas gusto pa ni Lord na i-elevate sila, na pagpalain sila, ang ginawa ni Lord, binigyan sila ng problema, and they have responded correctly to the problem, that's why they have received the promotion. Amen. Kaya dapat, alam natin yung tamang response sa problema. Kaya inuulit-ulit ko kanina, you must know how to respond to your problem. Otherwise, your problem will really a big problem for you. Amen. Dapat yun lagi ang mindset, Lord, ito, problema, alam ko, pag tama respond ko dito, at sabi rin ng Bible kanina, sabi ni King Nebuchadnezzar, because they have trusted Him, and they are willingly to give up their lives, ano nangyari? Himala. Di ba? Kaya pag may problema, dalawa lang po ang ating tatandaan. Magtiwala sa Diyos. Sabi dito, they trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives. So tayo, yun lang ang gagawin natin. Okay? Respond to the problem, trust God, and be willing to give up our lives. Alam nyo, ang pinaka-the best na pwedeng i-give up natin kay Lord, yung buhay natin. Amen po ba? Not just our possessions or position in life, but our lives itself. Yun yung pinaka-best thing na i-give up natin kay Lord. Because if we give up our lives to God, yung position at saka possession, sasama na yan eh. Amen po ba? Okay. So, alam nyo, bakit Master Chef? No, baka sabihin nyo, asan yung Master Chef dyan, Pastor? But parang problema yata yung pinag-uusapan natin. Okay. Yung kanina pong pinag-uusapan natin, problems, no, yung sa story po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. These problems are like ingredients in life. Okay? Pupunta na tayo sa MasterChef. Huwag kayo mag-alala. Kakain na tayo. Okay? Problems are like ingredients in a dish. And that dish is our life. Okay? Remember this. Life with Jesus is like a dish in the making. Composed of various ingredients. Sweet. Salty. Spicy, bitter, and sour. But when it is done, it gives a satisfying taste to everyone. Amen? Ulitin ko ah. Life with Jesus is like a dish in the making. Composed of various ingredients. Sweet, salty, spicy, bitter, and sour. But when it is done, it gives a satisfying taste to everyone. Sino nagluluto dito ng papaitan? Pero ulam na lang ha, hindi na pampulutan. Di ba ang papaitan, may pampaalat, may pampaanghang, may pampapait, kaya nga papaitan, di ba? Pagka walang mapait yan, hindi ang papaitan. Soup lang yan. No? At meron din pampaasim. At minsan nilalagyan din ng asukal, no? Para ma, anong tawag doon? Mabalance yung lasa. Tama po ba? Ganyan ang, pag pinagsama-sama mo yung pampatamis, pampaalat, pampaanghang, pampapait, pampaasim, ang ending, isang masarap na papaitan. Na kapag hinigop mo ang sabaw, it gives a satisfying taste to everyone. Tama po ba? Ganyan din po yung buhay na nasa Panginoong Jesus. These problems in life, the bad event, the good events in life, this may be the
sweet situations, salty events, spicy moments, bitter moments, and sour situation of our lives. Pag pinagsama-sama po yan, it makes a very delicious dish. Amen? It makes a very delicious dish that it will give satisfaction to everyone. Alam nyo, yung struggle natin ngayon, kapag na-overcome natin yan, one day it will become to a motivation to others. Lalo na, kapag nag-counsel ka, ay, ganito problema ko, ay, pinagdaanan ko yan bro. Alam mo, ginawa ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, ganun ba? Ibig sabihin, may pag-asa pala ako. Yes, may pag-asa ka. Yung mga hindi nga mananampalataya, may nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Ikaw pa kaya na may Jesus? Amen po ba? Kaya pag may sweet, salty, spicy, bitter, and sour moments of your life, grab mo lang yan. No? Kasi si Lord, siya yung nagluluto eh. Siya yung master chef natin. Huwag tayong makikialam kapag ka nagluluto ang Diyos. Tama po ba? No? Naka-experience na kayo na ikaw nagluluto tapos merong meron sa gilid mo. Ay, lagyan mo, dagdagan mo ng konting asin. Sarap sampalin, di ba? Ikaw na lang, ikaw na dito. Naka-experience na kayo ng ganon? Alam ko dito, yung mga lalo yung mahilig magluto, ayaw na ayaw silang pinapakialaman. Di ba? Lalo pag alam mo yung ginagawa mo, ayaw na ayaw mo yung... Kasi may... Alam mo yung ano eh, alam mo yung proseso. Di ba? Alam mo yung ending na magiging lasa. Ginagawa mo na yung for 10 years, tapos merong isang meron na lalapit sa'yo, dapat ganito, dagdagan mo ng ganyan, ganyan. O, di ba? Amen po ba? Kaya pag may dumating sa buhay mo, anumang klaseng problema, huwag mo nang sabihin, Lord, why? Lord, bakit? Bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Imbis na tanong mo, why? Dapat ang tanong mo, what? Amen? Tanong mo, dapat, what, Lord? What do you want me to do, Lord? What do you want me to learn from this situation? Hindi yung, why do you have allowed this situation to happen to me, Lord? Amen po ba? Tignan nyo, Romans 9:20-21. But my friend, I ask, what do you think you are to question God? Who you? Di ba? Sino ka para questionin mo ang Diyos? Does the clay have the right to ask the potter why he shaped it the way he did? Doesn't a potter have the right to make a fancy bowl and a plain bowl out of the same lump of clay? Nakakita na kayo ng palayok, tinanong yung potter. Sabi nung pot, "Uy, bakit ganito shape ko? Dapat pa Coca-Cola para sexy." Tama? Yung manufacturer ng bote na to, Evian, nag-promote pa, no? Di ba? Nagsalita ba yung bote? Bakit ganito korte ko? Dapat yung medyo ano? Dapat sa baba, medyo mas malaki, tapos yung lieg, mas maliit. Nagsalita ba to? Hindi. Sumunod lang yan. Amen. That's why tayo, we, the people of God, don't question God. Amen? When the master chef is cooking, don't question him, but rather, cooperate with him. Amen po ba? Sige, palakpan natin si Lord. Most of the time kasi, pinapakailaman natin yung kamay ng Diyos. Tama? Pag nagluluto ang Diyos, cool ka lang. Manahimik ka lang. Magtiwala ka lang. Because one day, He will serve you a very, very delicious dish. Hallelujah. Sige, tayo po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Let me remind you of this conclusion para sa ating pong last slide. God did not promise an easy journey. What He promised is a victorious destiny. Ulitin ko. God did not promise an easy journey. What He promised is a victorious destiny. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are victorious in Christ. Sabihin mo naman sa sarili mo, I am victorious in Christ.
Amen. Alam niyo kapatid, hindi problema na may problema ka. Basta kasama mo siya. Amen. Problem is not a problem as long as God is with you. 'Di ba? Pinag-usapan natin last week. Yung pangako pa lang ni Lord na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, that is already our satisfaction. That is our confidence in facing every problem in life. Yung kasama natin, yung ating Diyos. Emmanuel, God with us. Amen? Don't expect an easy journey. Talagang dadaan tayo sa apoy. Dadaan tayo sa baha. Pero one thing, sinabi ni Lord, tumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Lumakad ka sa tubig, sa baha, hindi ka malulunod. Yun ang promise ng Panginoon. Because why? He wants us to be victorious. John 16:33. Sinabi na to ni Lord, in this world, you will face many trials and sorrows. But take heart, I have overcome the world. Yun ang mahalaga. Everyone who is in Jesus will also overcome this world. What is the world? Yung problems, kasama yan. No. We will overcome because of Jesus. Suffering is real, but God is more real. Amen po ba? Okay? Let us close our eyes and let us worship God. Amen. Hallelujah. Okay? Let the Holy Spirit set your spirit into the mode of worship. The best weapon that God, one of the best weapon that God gave us in times of troubles, in times of difficulties, is worship. So, let this worship be our worship to eliminate the spirit of discouragement, the spirit of hopelessness, the spirit of depression, every spirit that brings negativity sa buhay natin. Let us eliminate it by worshiping God. Thank you, Jesus.
Hallelujah. This song reminds us, kapatid, that even we are sometimes faithless, God remains faithful. Ang dami nating pagkukulang sa Diyos, pero si Lord hindi nagkulang kahit kailan. Yung hangin na kailangan mo sa araw-araw, sinusupply niya. Yung pagkain na kailangan mong kainin sa loob ng isang araw, sinusupply niya. Madalas, we fail, we disobey God, but then, in the end, God still love us. Now, I want you to come into the altar of God. Approach Him with sincerity, with a pure heart. Come into His presence, especially those people who have problems. Kung wala kang problema, kapatid, huwag kang pumunta dito. But if you have problems, I invite you to come. Inuulit ko, if you don't have a problem, don't come. But if you have a problem, come. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam mo si Lord, kapatid, hindi na siya shock, inuulit ko, of the situation that you have right now. Normal na kay Lord yan. For Him, whatever experience you have now at saka sa mga susunod pa, alam na ni Lord yan. Ang kailangan lang ni Lord na makita sa atin is to admit that we need Him, is to admit that we have a problem. And sometimes, you know what is the problem? Ourselves. Yun yung dapat na ma-realize, mas ma-realize natin. That sometimes, we are in this situation, not because of others, but because of ourselves. Salamat because the Lord, He is always loving, He is always gracious, He is always merciful, He is always forgiving. He doesn't look on our shortcomings, but He looks on our hearts, our repenting hearts. That's why, the moment you come on His altar, this is a sign of surrender. A sign of humility. A sign of without God, we are nothing.
Inuulit ko kapatid. Problems are real, but God is more real. Thank you, Jesus. Come on, let us worship God. Biyaya mo sa aking kagandahan. Raise our hands, raise our hands. Pag-ibig mo sa aking wala. Situations that we have, Lord, gaya ng aming pong napag-aralan, hindi po ito lingid sa inyo. You have seen, O God, and you are aware of the miseries of your people. At this very moment, O God, we ask for your grace and for your mercy to be displayed once again, O God, sa buhay po ng bawat isa. As your message said today, O God, lubog man kami, pero hindi kami lunod. Bagsak man kami, pero hindi kami wasak. Lupay-pay man kami, Lord, pero hindi kami patay. Ito po, Panginoon, ay sapat upang kami, Panginoon, ay magpatuloy agad sa buhay. Dahil sa inyo, Lord, may pag-asa.
every situations that we have right now, gaano man ang level ng difficulty nito, in the name of Jesus, in the name of Jesus, the faithful name, the name who delivers the oppressed, the name who delivers all the slave, I declare that in the name of Jesus, every one of us here will end up victorious because of you, Lord Jesus Christ. Salamat, O God, because you are at work and always at work in our lives. Forgive us, Lord, for there are times na nakikialam kami and we question you about what you are doing in our lives. And thank you, O God, for reminding us today that when you are cooking, we should not question you, but rather cooperate with you. Lord, winawakasan namin hindi ang problema, kundi yung aming mga karakter kung paano kami mag-respond sa problema. Ngayon, Lord, alam namin sa lahat ng problema, ang purpose ninyo, hindi kami pahinain, kundi kami patatagin. Muli, Panginoon, maraming pong salamat dahil sa kabila ng aming pong pinagdaraanan, hindi po kayo, Panginoon, nagkukulang. You always provide, you always love us, you always protect us. At sapat na ito po, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. You are the same Jesus yesterday, today, and forever. Kung tinulungan nyo kami noon, tutulungan nyo kami ngayon, at tutulungan nyo kami, Lord, magpakailanman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit kailan, di ka natin ang Panginoon. Let us give the best clap offering to Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us raise our hands. Let us raise our hands to heaven. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, I am victorious. I am victorious. I will end up victorious. I will end up victorious. Because of Jesus. Because of Jesus. Hallelujah. Father in heaven,
We magnify your name. We bless your name. We give you thanks. We give you praise, O God, for the wonderful message that you have given to us. This may new to others, O God, but some of us, Lord, this is a great reminder. Lord, ang gamot sa pag-aalala ay paalala. Salamat, Lord, dahil sa aming mga lalahinin sa buhay, pinalalanan niyo kami ngayon sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Thank you, O God, because every situations that we have, you are in control. And if you are in control, nothing will be out of control. As we put our trust in you, God, as we obey you, as we listen to your voice, as we stand on our faith, Lord, we will experience what Shadrach, Meshach, and Abednego had experienced. Promotion, O God, is coming in the name of Jesus sa buhay po ng bawat isa. Promotions in career, promotions in ministry, promotion, O God, in personal character. Itong mga bagay na ito po, Panginoon, ay parating na, O God, sa buhay po ng bawat isa. Salamat, O God, for you are a faithful God, that for you it is impossible to lie. That's why, O God, everything that you have promised to your people, it will be fulfilled. It will come to pass. Lalabas kami, Panginoon, sa bahay panambahan na ito. We are delivered, revived, restored from our original design. You did not design us to be warriors, but warriors, Lord. We are warriors for the kingdom of heaven. And this is our identity in Christ. Lalabas kami dito, O Panginoon, hindi na lupay-pay, kundi punong-puno, Panginoon, ng kalakasan na mula sa inyo. Natutuloy namin, Panginoon, ang laban sa buhay dahil kasama namin kayo. Itutuloy namin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa inyo dahil niligtas nyo kami at dahil mahal nyo kami. Salamat, Lord God. I speak success. I speak abundance. I speak prosperity. I speak breakthrough. I speak favor upon favor. I speak good health in the name of Jesus sa bawat kapatiran na narito in this sanctuary and even on the Zoom platform at sa mga makakarinig pa nito, O Panginoon, sa YouTube replay. Salamat, Lord! Muli, Panginoon, ang kapurihan, ang kadakilaan, ang lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang po namin inialay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Now let me just encourage you. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 to 10, you know, that if we confess now with our mouth and believe in our hearts that Jesus now was raised from the dead by our Father in heaven, now magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Ano ba yung tinatawag natin na believe? Saan ba tayo maniniwala? Na tayo po ay makasalanan at walang ni anuman sa atin o anuman ang pwede natin gawin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay binigay ng Diyos, freely given by God in Ephesians 2:8, for it is by grace, through faith, we have been saved dahil po sa ginawa po ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya hindi po aksidente na nandito po kayo, and we encourage you to join us sa ating pong tinatawad na prayer of acceptance. No, dapat maniwala tayo na wala akong ibang option, wala akong ibang panghahawakan, kundi ito ang sinabi ng Diyos. Okay? So, close your eyes, and sambayan niyo po ako sa tinatawag natin na prayer of acceptance. Mean it as if this is your last day. Kasi hindi naman natin hawak ang ating mga buhay. Maaring pwede tayong kuhanin ng Diyos mamaya, o mamayang gabi, o kinabukasan. At least, meron po tayong tinatawag na assurance kung saan po tayo babalik. Amen po. Sige po, let's close our eyes. Sundan niyo po ako. Dakilang Diyos, Ama namin, inaamin ko po, Panginoon, na ako po'y makasalanan. Simula noon, hanggang ngayon, ako po'y nagkasala sa inyo. Nananampalataya po ako
na kung binigay niyo ang inyong bugtong na anak para sa aking kaligtasan. Kaya niyo rin po akong patawarin at iligtas. Lord, salamat sa tiyak na kaligtasan. Salamat sa inyong habag at biyaya. At isinusuko kong aking buhay sa inyong mga kamay. Sa mga oras po na ito, ako po inyong niligtas, pinatawad, pinagpala, at patuloy na pagpapalain. Lord, muli, maraming salamat sa kaligtasan. Ito po ay aking panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Let me pray for you. Lord, salamat sa kaluluwa na ito. As your word says, O God, when sinners come back to you, the heaven is rejoicing. Lord, we are rejoicing, O God, for the souls that you have entrusted, O God. I pray, Father, that may you guide them, may you instill in our hearts that you are in control of everything, O God. Bless their comings, their goings. Lord, may hindi po ito, Lord, ang una, kundi ito pong umpisa na makakasama po namin silang lumago, maglingkod, magmahal, at lalo, Lord, magkaroon ng kaliwanagan, O Diyos, na naayon po sa inyong mga salita. Once again, Father, I bless them in all areas of their lives, spiritually, physically, and financially. In Jesus' name, amen and amen. Amen.